Pinimpla kong kape dito eh. Nako, baka mabulag pa ako dito sa kape na to. Meron pang panghalo eh. Coffee break. Kayo po ba pagka coffee break, eh, nagbe-break o nagko-coffee? Yung iba, tuloy-tuloy ang trabaho eh. No? Sarap. Isa pa. Sorry. Ay, ano ba ginawa ako? Umiikot. magandang hapon po uli. Binabati ko po ang lahat po ng mga nanonood sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng sulok ng mundo na naaabot po ng pagsasahin papawid na ito. Muli pong sumasa inyo ang inyong Katunying, Anthony Taberna. Hindi tunay na pangalan. Dahil ang totoong pangalan ko po eh Antonio Taberna Jr. Ayan. Antonio Taberna Jr. Ang totoong Antonio Taberna, ayan, ang tatay ko, si Katunying. Ayan, yung Antonio Taberna Senior. Ayan. Mabilis lang to, no? Kasi ayoko naman kanyang abalahin at baka nga break time nyo lang. Ano po? Sana okay kayo lahat, ha? Walang nagkakasakit, walang nagkaka-COVID. Kung may sakit man, sana po gumaling po kayo. Totoo po yun. Galing po sa puso ko yun. Ano? Huwag mawala sa atin yung pagiging tao kahit magkakaiba tayo ng paniniwala sa maraming bagay. Dahil hindi naman mangyayari na magkakasundo tayo ng paniniwala sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. At tulad na lang ng mga bashers ko ngayon, eh, dati magkakagood tayo. Eh. Dahil sa magkakasundo tayo noon, nung panahon na yun, iisa opinion natin. Pero nung tingin nyo, naiiba opinion ko, ang tawag yun na sa akin, bayaran. Okay lang yun. Kasi baka naman na happy kayo dun. Okay lang sa akin yun. Kasi bilang isang mamamayan at bilang isang mamamahayag, ay marunong po akong, kaya ko pong tindigan yung sinasabi ko, kaya ko pong ihayag yung aking opinion, kaya ko pong mambatikos, pumuna. Dapat lang na maging handa ako sa pagpuna. Lagi ko namang sinasabi yun eh, no? Anyway, eto po yung reason kung bakit po ako nagpakita uli sa inyo. Totoo, meron akong inaasikasong importante. May nag-message kasi sa akin na si Sherwin Alfaro ng DCRH. Sabi niya, "Sir, trending ho kayo." Trending, bakit? Sabi ko, eh, akwan daw, dahil sa yung daw Facebook live natin kahapon. Ha? Sabi ko, ano bang masama dun sa sinabi ko? Alam nyo, dahil sa pagtataka ko, ang ginawa ko, pinanood ko yung live natin kahapon. Eh, mabilis lang naman yun, 13 minutes lang naman yun, pero marami dun eh, mga pasakali ko pa. So, parang mga practically 10 minutes lang po yun. Ano? Ang nakakatawa, nung pinadala sa akin yung screenshot ng mga banat sa akin ng kung sino-sino, ng mga matatalinong gumagamit ng Twitter at yung mga gumagamit din ng Facebook, ano, at iba pang social media platforms. Napansin ko lang, marami pala sa mga gumagamit ng social media ngayon ay it's either susulyapan lang yung video mo tapos hindi naman iintindihin yung sinasabi mo. Ano? No, hindi iintindihin yung sinasabi mo. Pipiliin lang nila kung ano yung gusto nilang pakinggan at bubuisitin nila yung sarili nila dun sa sinabi mo
at si tutulig sa inka eh, ng katakot-takot dahil doon sa isang porsyon ng sinabi mo. Kakahabag yung ating mga kababayan. At marami doon, matatalino pa dapat na maituturing ng mga iba dyan. Nakita ko nga yung mga kompe, mga professional, ano. Nakakalungkot po yun, ha? Dahil sa bakit tayo umabot sa ganito. Well, anyway, binalikan ko po yung aking live kahapon. Ang topic ko lang na may maikli. Una, sabi ko, ako'y buhay pa. Ako'y hindi critical sa COVID. Yan yung unang topic ko. Kasi meron nga nagpapakalat na ako daw po eh nasa ospital at severe COVID daw po ang aking ang aking sitwasyon. Kaya pinaliwanag ko, hindi po totoo yun. Pangalawa, sinabi ko po na ako po ay nalulungkot dahil meron po akong importanteng inaasikaso na mas mahalaga pa sa buhay ko, kaya hindi po ako makakasama doon po sa presidential interview na ng DZRH. Actually, hindi lang DZRH, Manila Broadcasting Company, at ang DZRH ng Pangunahin, at pati na po ang DZRH Television, ng FM, ng FM stations ng DZRH. So, ang lawak po nun, ang lawak. Kaya lang, hindi po ako makakasali. Ano po ang banggit ko doon? Sinabi ko po na sa January 25, meaning bukas, si Bongbong Marcos ang may interview, nagpa-unlock po. Sa January 28, si Ping Lacson. January 29, si Senator Manny Pacquiao. Sabi ko, sapagkat yun ang sinabi sa akin ni station manager, DZRH station manager Cesar Chavez, sinabi ko po na si VP Leni Robredo, kinumbida, nag-decline. Meron po ba akong maling sinabi doon? E fact po yun eh. Yun po yung sinabi nung sumulat eh. Ano? Sinabi ko rin na si Iscomoreno, Mayor Iscomoreno, ay hindi pa nagkukumpirma pero nilalakad pa para something like that. Ano? Ganun lang po kasimple yung punto ko. Ngayon, binanggit ko na si kung hindi pupunta doon si VP Leni Robredo, hindi tama na siya. Ito po ah, makinig kayo mabuti. Yung mga makaleni dyan na hindi ko alam kung matatalinong tanga kayo eh. Pasensya na kayo ah, nasabi ko tuloy ito. Hindi naman ako dapat magsalita ng gano'n. Sinabi ko na hindi dapat na masamain kung hindi man dumating si VP Leni Robredo doon sa interview ng DZRH. Bakit? Bakit? Sapagkat nangungumbida lang kami. Nag-iimbita lang po kami. Katulad din naman ninyo, pagka kayo nangumbida, tapos hindi kayo pinaunlakan, huwag sasama loob nyo kasi nangumbida lang kayo eh. Eh kaya yun po ang punto ko. Ano masama kung hindi dumating doon si VP Leni Robredo? Gusto namin siyang pumunta, pero hindi siya nagpaunlak. Hindi po ba? Totoo po ba yun? Eh, kayong mga masyado kayong diehard kay VP Leni Robredo, lahat na lang ng klase ng kakitira ng utak minsan eh, pinaiiral ninyo sa sarili nyo eh. Oh, yun ang sinabi ko. Meron ba akong maling sinabi doon? Pinagtanggol ko pa nga si VP Leni Robredo kung sakali mang hindi siya pupunta doon. At uulitin ko, that's a fact. Fact po yun. Nang nagpadala po kami ng imbitasyon as early as December, ang nag-confirm lang, sabi ni Sir Cesar Chavez, ay si Ping Lacson nung pecha na yon at saka po si Bongbong Marcos. Originally po kasi, January 12 po yata ito, alam niyo naman, tinamaan ng COVID ang marami sa DZRH. Kaya na-delay. Naiintindihan niyo po? Na-delay. Oh, ngayon, na-move. Kaya nga bukas mag-uumpisa. Magbubukas po yung mag-uumpisa. Ulitin ko, ang sinabi ko po, kung hindi uubra si VP Leni Robredo, kung ano man yung dahilan niya, respetuhin natin yun sapagkat nasa sa kanya yun eh. Hindi po ba?
Ngayon, binanggit ko na rin yung tungkol kay yung Jessica Soho interview. Dapat nga matuwa kayo sa akin eh. Mahihina din ang ulo ninyo eh. Ano sabi ko doon? Mali ang ginawa ng kampo ni Bongbong Marcos na hindi na nga pumunta doon. Binanatan pa yung host na si Jessica Soho at sinabing bias. Eh, kung ayaw niya pumunta si BBM doon, edi huwag siyang pumunta. Pero titirahin pa niya yung tao, eh hindi tama yun. Sinabi ko na balikan yung aking Facebook Live kahapon. Mahihina din ang ulo ninyo. Ay, hindi ko masaya. Gusto ko talaga sabihin mga tanga kayo eh. Nahihiya lang ako eh. Ha? Kasi nasa utak ninyo, pag si Tunying isasalita, anti-Leni, mahihina kayo mag-isip. Mahihina. Binalatan ko pa si BBM kami. Sabi ko, mali na ang puntiryahin nyo, yung host. Ano problem? Bakit yung host ang pag-iinita nila? Natural lang na ang host magtanong ng matitindi. Kahit nag-ayaw mo pa. Ha? Kahit ayaw mo pa. Mahina kayo eh. Mahina kayo mag-isip. Binanatan ko pa nga yung kampo ni BBM doon. Huwag niyong tirahin yung host. Sabihin niyo nila kung ayaw niyo magpunta, tapos. Tapos ang usapan. Ngayon, sa Facebook Live ko kapon, kayong mga matatalinong mahihina ulo nyo, matatalino kayo pero mahihina ulo nyo, nagagalit nyo ako eh, kahit na ang cool-cool kut bagong paligo ako eh. Eto ha. Eto po sabihin ko sa inyo. Binanggit ko po kahapon na kahit sa regular program namin ni Jerry Baha na 2x2, ay tinatawagan namin si VP Leni Robredo. Kailan pa ba kami nalipat sa 2x2, sa DCRH, yung 2x2? Noong pong August 31, 2020. Ano? Noong 2020 pa. Pagka po may issue, pinatatawagan po namin si VP Leni Robredo, kundi man siya, yung mga abogado niya o yung kanyang spokesperson na si Barry Gutierrez. Alam niyo po ba, minesis ko kanina si Miss Elaine Apit, tinanong ko, meron ka bang natatandaan na kahit minsan ay sinagot tayo ng nagde-decline po. Sabi ni Miss Apit sa akin, nagde-decline daw po ang kampo ni VP Leni Robredo pag i-interbihin namin. Ulitin ko, hindi lang si VP Leni Robredo, pati po si Barry Gutierrez at yung mga abogado pa nila. Ano? Naiintindihan niyo po ba yon? Fact ba yon na tumatawag po kami? Fact. Fact po ba yon na ayaw nilang sumagot? Fact. Fact number two. Fact number three. Kahit minsan ba, sumagot sila. Sabi ko, hindi sila sumasagot kahit sa regular program, dinidecline kami. Fact na naman. Wala akong sinabing hindi fact. Kahapon, talagang tumatawag kami, hindi kami sinagot kahit minsan. Tapos, nagre-reklamo kayo, na-interview namin yung iba, si BBM, si Ping Lacson, si Manny Pacquiao, si Yorme. Tapos kayo, hindi na, kasi ayaw nyo magpa-interview. O, tapos, ngayon, nag-message si VP Leni Robredo. Ang sinasabi niya, isisingit na nga raw sana kami sa schedule ng unang kami daw ang nag-move. Eh sinabi naman namin sa inyo, kaya nag-move ang DCRH sapagkat mayroon pong na-COVID doon. Gusto niyo bang makapagkita sa mga may COVID? Fact na naman na nag-decline po kayo. Yun po ang sinabi ni Mr. Cesar Chavez. Nag-decline po kayo eh. Siguro hindi swak yung schedule. Okay lang yun. Wala naman problema doon. O ngayon, eto na naman. Inuulit ko. Sa dami ng mga binanggit ko rin to kahapon. Sa dami ng media entity, istasyon ng telebisyon, radyo,
na gustong mag-host ng ganitong klase ng mga interview. Pagka ba merong hindi dumating doon, ang ibig sabihin ba nun, duwag? Sa dami. E mapapaunlakan ba ng lahat ng kandidato yan? Pambira kayo. Yun yung hindi ko maintindihan tong mga ito eh. Tagalog naman yung sinasabi ko kasi hindi man ako marunong mag-English. Tagalog naman pinaliwan. Ulitin ko ah, yung mga nanonood dyan ng Makaleni ah. Natutuwa ako dahil finally, sabi nyo, open kayo next week. O ayun, di open yung open next week. February 2, okay kayo. Okay, libre. Mapapanood natin. Maayos naman kayo eh. Kung ano man yung nasa isip nyo, hindi ko kayo mapipilit kung ano yan. Pero sinasabi ko lang, hindi ko maintindihan kung bakit sa 10 minutes ang ikli-ikli lang naman nun, kung pinanood nyo lang ng buo at baka naintindihan nyo, Tagalog naman, eh baka naunawaan nyo na pinagtatanggol ko pa nga. Kung hindi man dumating dun si VP Leni. Kasi hindi nga po pwedeng mapagbigyan mo lahat ng nag-iimbita sa'yo eh. Pero pag hindi dumating, paano yun? Kung ang gagawin ba natin pattern, pag hindi dumating, duwag na. Pag hindi dumating, pero binanggit ko, uulitin ko, binanggit ko na karapatan nung iniimbita na tumanggi. At respetuhin natin kung ayaw niya magpakita. At eto, last na lang. Binanggit ko din, di ba, kung ako magpapayo, ginanong ko pa nga kung ako magpapayo, sasabihin ko kay Bongbong Marcos, strategy na itong pinag-uusapan natin. Ay, hindi naman ako magpapayo sa kanya. Paano ako magpapayo? Hindi ko makaano-ano yun. Ha? Na-interview ko. Pero hindi, madidiktahan ko ba yun? Hindi naman ako kasabi dun sa campaign team niya. Pero sabi ko, kung ako magpapayo sa kanya, hindi ko pupuntahan yung mga forum na yun, lamang na lamang. Sinabi ko yun. Sapagkat palagay ko, practical yun. Eh, ang problema, hindi ko pa nga nasasabi yun. Ano na nangyari? Oh, nagpa-unlock siya sa ABS pala. Nagpa-unlock siya sa CNN. Na? Nagpa-unlock sa MBC. Yung sinasabi ko. Ha? Ayan, ito, nagme-message. Ito may nagme-message. Oh. Eli, Pangkoka, Pangkoga, Salik. Sayang ka, idol pa naman. Kaso, iba na takbo ng isip. Oh, tinan mo na tong taon to. Naka 10 minutes na, 15 minutes tayo ngayon, 15 minutes, pero hindi ko alam kung anong kalokohan tong ay, naku, hanana ko po. Eh, nagpapasalamat ako na yung nangyari. Ay, naku. Anyway, tama po kayo kahit anong paliwanag ko. Kaya lang, napighati kasi ko ng konti dun sa nag-trending daw ako dahil sa live ko. Sabi ko, pinanood ko nga ulit yung live ko. 10 minutes lang naman. Pakiulit nyo nga, panoorin nyo nga ulit kung meron kayo oras. Panoorin nyo ulit. Tapos tingnan nyo kung ang totoo nun, kung meron man dapat na sumaloob sa akin doon. Hindi si Leni Robredo eh. Hindi si Leni Robredo, alam mo kung sino. Si Bongbong Marcos. Bakit? Sinabi ko sa kanila, mga kaibigan, mali ang kanilang ginawa. Na si Jessica Soho pa ang kanilang akusahang bias. Oh, kung meron mang, ha? Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Ang bihirang pati sa, alam nyo, pinasisikat yun lang si BBM eh. At apat yung nagpunta doon kay Jessica Soho, dami namang magaganda sinabi eh. Ang hinahanap niya yung wala. Anyway,
Ay, nako. Anyway. Mauuna na ako. Magkakape pa ako. Makamabulag pa ako dito. Ito yung nakakabulag na kape. Nakakatawa ba? Nadali na. Magandang araw po. Dalawang, teka, 10 minutes past 12. Nananghali na ba kayo? Ano ba ulam nyo? Masarap siguro ngayon yung kwalinggo, no? Yung maraming bunga yung kamyas natin. Masarap yung kamyas. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na hindi po totoo yung kumakalat na buhusit yung ibang mga gamit na social media. Pinapakalat ba naman na ako daw ay may severe COVID kaya critical daw ako sa ospital. Bira naman kayo. Gusto nyo na ako matoda. So, ayos pa naman po. Ako po si Katunying. Marami ng wrinkles. Sana po ay okay na okay lang po kayo. Ako po naman ay okay naman. Physically okay. Malakas pa rin kumain. Wala lang akong pagkain dito. Sana po ay okay din po kayo. At pambihira itong COVID na to. No? Si Omi. Okay po ako. Wala po akong COVID. Ilang beses na po ako nag-RT-PCR. Ilang araw. Sunod-sunod. Okay naman po. At gusto ko lang po sabihin na kung hindi po ako napasok sa DCRH ng live, meron pong kwan yun, meron po kasi akong inaasikaso na importante sa ibang pagkakataon, kukwento ko po sa inyo. Actually, nanghihinaya nga ako kasi meron ding presidential interview ang DCRH, yung bakit ikaw? Ayan. Apat po kami dun eh. Supposedly, apat po kami doon. Si Boss Deo Macalma, Angelo Palmones, siyempre Dos por Dos, Jerry Bahat, Anthony Taberna. Eh dahil nga meron akong kailangang tupagin na mahalaga, napakahalaga, mas mahalaga pa sa akin. Eh, hindi po ako makakasama doon. Ano? Ang makakapalit ko, Antonio din, si Antonio Contreras ng Manila Times, panelist. Yan po ay this week na. May kukwento ako sa inyo. Diyan po sa interview na yan, live po yan, hindi po nakatape. Interview po na yan, ang una pong sasalang si former Senator Bongbong Marcos. Kung di ako nagkakamali sa January 25, alas 4 ng hapon, natandaan nyo, ha? January 25, BBM andun. Tapos, sa January 28, si Ping Lacson, Senator Ping Lacson. Tapos, January 29, si Senator Manny Pacquiao. Puro alas 4 ng hapon po ito, ha. Naka-live sa TV, sa radyo, sa FM stations, radyo na. Kumbaga, hindi mo pwedeng isimulin dahil talagang matindi rin. Malayo din po ang mararating. Eto ang catch. Wala pa pong confirmation si Yorme, pero mukhang malapit-lapit na. Ang hindi po sumasagot, si VP Leni Robredo. E paano kung hindi dumating si VP Leni Robredo rito? Patay tayo. Ibig sabihin nun, siya duwag o takot o may tinatago. Hindi po ganun. Meron siyang dahilan. Kung meron siyang dahilan, rerespetuhin po natin yun. Hindi po ba? So, ayun ang mangyayari. Kung gagawin na nating pattern, na kapag hindi dumating ang isang kandidato sa isang imbitasyon ng isang media entity,
sasabihin duwag, takot, etc. Parang mali, ano? Parang may mali. Anyway, sayang, hindi ako makakasama dun eh. Ano? Sayang, hindi po ako makakasama. At sa ibang pagkakataon, makakasama din tayo. Eh, well, anyway. Doon naman sa party po ni Senator Bongbong Marcos, si Attorney Vic Rodriguez, naglabas po ng statement kung bakit hindi siya dumating sa interview ni Jessica Soho. Okay naman sana, pero tingin ko hindi tamang katwiran yung bias si Jessica Soho. Ako sabihin siya, wala sa hulog yung ano yun, wala sa hulog yung pangangatwira na yun. Sabihin nyo na lang na, di ayaw nyo magpa-interview, tapos. O kaya, di ba, nung ko pa sinabi sa inyo na, kung ako naman si BBM, kung ako magpapayo kay BBM, at lamang ka ng 40 o 37 puntos laban sa kalaban mo, sa pinakamalapit na kalaban mo, eh, ba't ka naman magpapa-injured, kumbaga sa basketball, di ba? Eh di, tapatin nyo na yung nag-i-interview kasi sisirain nyo pa na bias. Eh, natural ang media, depende sa kung pabor sa inyo, hindi, ano yun, hindi bias. Hindi, ako, para sa akin, mali yung katwira na imbis na sumagot kayo, sasabihin nyo bias pa against Marcos si Jessica Soho. Hindi, mali para sa akin. Ako, yun naman ang aking katwiran doon. Maaring sumang-ayong kayo, maaring hindi, pero hindi ako naliliwa. Eh, siyempre, pagkabat tinanong ka na hindi mo gusto itanong, no? Tinanong ka tapos hindi mo gusto itanong, ano, bias na yung nagtatanong. Eh, siyempre, media, itatanong ka lahat ng gusto itanong kung pwede, basta hindi labag sa batas. Ano? So, okay na yun. Kung ayaw nyo pumunta sa interview, okay lang yun. Pero yung titirahin pa yung host, parang para sa akin, mali yun. Eh yun, pupuntahan ko yung sinabi. Kung hindi siya pumunta, kung meron si Evan Daylan, okay lang yun. Pero halimbawa nga ngayon, kung hindi magpunta to si VP Leni Robredo sa DCRH, wala pa reply. At tagal na namin sinulatan eh. December pa yata sinulatan na namin. Eh paano kung hindi magpunta si VP Leni sa DCRH o ano sasabihin ninyo? 'Di ba? So sa dami ng media entity ngayon na nag-interview, na gustong ma-interview mga presidential candidate, huwag niyo asahan na mapupuntahan lahat. 'Di ba? Bihira naman 'no. Ganun talaga buhay. O yung kung ayaw pumunta, huwag pumunta. Ganun. Tapos. Kung gusto niyo punta, alam ba ba ito? Si VP Leni Robredo, eh pagod na kami kapapa-schedule dyan eh. Tapos hindi siya nagpupunta. Ayaw niya kaming sagutin. Pati nga spokesman niya, si Barry Gutierrez, eh, ayaw kami sagutin eh. Kahit na regular days. Magtatampo ba kami sa kanya? Kung ayaw niya kaming kausapin, hindi. Eh, ayaw niya kaming kausapin eh. Yan lang talaga. Ano? Eh, saka, halimbawa, bukas, first day ng forum ng DCRH, ng presidential interview, yung bakit ikaw, ng DCRH, MBC. Si VP Leni, kung hindi siya pumunta doon, 'di ba? Bahala siya sa buhay niya kung ayaw niya pumunta doon. Eh naman ang sasabihin ko sa inyo eh. Ang balita ko pati kay BP Forum boycott ni BP Leni Robredo eh. O paano 'yun? Hindi maganda tayo eh nakikiusap lang. Kaya nga imbitasyon ang tawag. Nang umbida tayo. Tapos, pag hindi tayo pinangunlakan, huwag sasama loob natin. Ganun lang kasimple yun. Kasi nang umbida ka lang eh. Di ba? Ano?
Nangungumbida ka lang. Kung hindi ka pinaunlakan, okay na yon. Yung nagpaunlak, magpasalamat ka. Sa parte naman ng iniimbitahan, iniimbitahan ka, eh, wag na masyado marami sasabihin. Hindi, ayaw mo pumunta. Tapos. Busy ka mo. Busy ka. Oh. Yung sasabihin yung bias si Jessica Soho, lahat ng media, bias. May bias. Tandaan nyo yan. Ewan ko kung mayroong media dito na hindi bias. Oh, lahat ng media, bias. At ako, inaamin ko sa inyo, bias. Gusto ko, bias ako para sa totoo. Oh, ganun lang yun. Dami-dami. Eh, pero babalikan ko yung practical na sagot. Kung ikaw ba naman, si BBM, pupunta ka ba sa lugar na lalapain ka ng mga leon? Sige nga. Common sense lang yung common sense. Lamang na lamang ka. Madadagdagan ba ang 60% mo pagka malamang maubos ka doon, papainan ka lang doon. Tatrap ka, kukanin ka ng soundbite, pasasagutin ka ng isang tanong sa loob ng 30 seconds na hindi mo naman isip mo yung sagot, ubos na yung oras, o tatrap ka na doon, sasabihin, tanga ka, dahil di ka marunong sumagot. Ganun lang. Respetuhan na lang tayo, kasi hindi naman tayo Amerika na talagang required na umattend ng forum yung mga kandidato. Eh. Di ba, kinuwento ko sa inyo si FPJ during the time na tumakbo siyang presidential elections. Oh, may pinuntahan bang forum si FPJ? Meron bang nagsabing duwag si FPJ? Dami kayong napatay na kalaban ng FPJ, di ba? Ganun lang kasimple yun. Kung akong magpapayo kay Bongbong, sa totoo lang, ha, tapatan. Ha. Sabihin ko, huwag ka nang matend ng forum, magkampanya ka na lang. Sabihin mo kung anong plataforma de gobyerno sa dami na ng social media. Kanyan, may social media, platforms, may mainstream media. Kung ako, ha, sabi ko nga sa'yo, paglamang ka, pahinga mo yung star player mo kasi sa mismo aktual na laban, eh. Yung finals, eh, doon ang importante. Ewan ko lang. Yun talaga. Talaga buhay. Pero, uulitin ko, para sabihin yung bias si Jessica Soho, palagay ko, maling sagot yun. Sabihin nyo na lang, ayaw nyo pumunta. Tapos ang boxing. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Nakisali lang ako sa usapan. Ako humihingi ng dispensa kung ba't ako napagkikita dito sa sa mga panahon na to, meron lang akong inaasikasong mas mahalaga pa sa buhay ko. No? Tapos, gusto ko lang sabihin dun sa nagpapakalat ng chismis na ako dahil critical at severe COVID daw yung nadali ko. Naku po. At ba madali kayo ng madali na matepok ako? Yun lang yun. Ayan, darating tayo dyan. Ha? Pero sa ngayon, okay na okay tayo. Pogi. Ingat po kayo at kumain na po kayo. Masarap ang tanghalian. Okay? Maraming salamat. Bye. Happy weekend. Woo!